So, search bar natin. Ayan, kung makikita nyo po, iyan po yung itsura niya. Okay. So, syempre, kung bago ka pa lang, wala pa pong number dyan na makikita. So, ang ilalagay po natin dyan ay yung dealer number. So, dealer number. Yung ilagay natin. Then, dito yung password. Ito yung natanggap natin na nung winelcome tayo ng TPC, ito yung send na text sa atin. Send text sa atin nung TPC. Nung winelcome tayo dito sa ating business. So, ayun kung napapansin nyo po. So, log in natin yan. Kunyari, yung dealer account natin ay ayan. So, password, and then click natin yung robot. I am a robot. And then, kung makikita nyo, nag-check na siya, okay na. And then, andito na po yung login. So, sa login, i-click natin yung login. Okay. Login successful. So, ito yung lalabas. Once na naging login successful po, ito na po yung lalabas. Meron tayong time-based authentication. So, kailangan natin itong i-verify. Dito, kailangan natin ang Google Authenticator sa ating pag-login. So, kailangan natin pumunta muna sa Play Store. So, sa Play Store, ayan, download tayo ng Google Authenticator. Ayan. So, ayan siya. Ayan. Kung makikita nyo po, meron na po ako. Meron na pong Google Authentication. So, kapag inopen natin to, dito tayo magkakaroon ng account. Dito natin ilalagay yung encode yung account natin. So, back to tayo. Back to topic tayo kanina. Nandun na tayo sa one-time based authentication. So, after ng pagka-download natin, nung authenticator natin, ito, bubuksan natin ngayon. So, kapag binuksan natin, ito, i-click natin itong add, makikita natin scan QR code or enter a setup key. So, since kung halimbawa yung dumating sa'yo, enter setup key yung pipindutin mo. So, sa enter setup account key, makikita natin yung account name. So, ang ilalagay natin dito yung pangalan mo. Halimbawa, sa akin, Florian. Then, yung your key, yung key naman natin is yung natanggap natin kanina nung nag-login tayo. May sinend sa atin si TPC na 16-digit na unique code. So, yun yung ilalagay natin dito sa key natin. And then, i-click natin itong blue color yung nakasulat na add. So, kapag na-add na natin yan, syempre magkakaroon na tayo ng account. So, sa account na yun, makikita na natin doon sa Google Account Authenticator na naka-add na yung account, ng pangalan. So, kailangan lang natin na antayin na mabuo yung kulay blue, yung circle doon. And then, i-hold lang natin siya, i-tap natin. Then, kapag lumabas na yung verification copy code, bilisan lang natin na bumalik uli doon sa ano natin, time base. Yan, i-paste natin siya dapat and then verify. Yan. Yehey! Diba? Nakapasok na tayo. So, ayan. Nakapasok na tayo sa account natin. Makikita na natin yung dashboard account natin sa TPC natin. So, dito sa dashboard, kung makikita nyo, meron ditong profile. Ayan. So, sa profile naman, kailangan magpalit tayo ng edit natin yung profile natin. Kailangan natin magpalit ng password since bago lang tayo. For your security na rin. Security. So, ayan. Makikita natin. Investment request, load mobile, create retailer, register new member, or change password.
So, yan. And then, makikita din natin dito, meron din ditong network. Yan. Kapag network naman po yung pinindot natin, so, makikita natin yung kung ilan na po yung dealer natin na kasama or yung mga family natin dito sa TPC na under ng ating pangalan. Yung mga na-share natin na business, yung napag-share natin ng ating business. So, dito natin makikita. So, since bago ako, eto, isang dealer pa lang ako. Pero, ang ideal talaga dito dapat is at least 7 heads or 3 heads dapat bago tayo makapag-dealer. So, kung may mga concern tayo, kung paano ma-monitor yung mga transactions natin, meron din ditong report. So, pindutin lang natin yung report. And then, ilagay natin kung anong month. So, kunyari, May 20, eto pa lang yung ano ko din submit. So, makikita natin TCP ID. So, ayan ka. Enter ko pa lang. Ayan. So, maintenance. Then, date May 20. So, ayan. So, kung tapos ka na mag-explore sa loob ng dashboard mo, wala ka nang gagawin, ugaliin po natin mag-log out. Ayan. Okay, so back to basic na tayo. So, yun lang. Ang gagawin natin every time. So, kapag na-save paano natin, save login na tayo doon, magkakaroon agad siya na number. Pero hindi ko po yun isinasuggest na mag-save ano tayo kasi para just in case na mawala man yung phone natin, hindi nila agad-agad walang makaka-access ng account natin, ng mga personal Wave account natin. So, dapat hindi rin natin remember dito sa Google nung password setting. Kailangan mag-separate lang tayo ng isang lagayan para maalala natin. Kung masakali makalimutan yung password, nandun lang natin titingnan para makapag-login tayo ulit. So guys, hanggang dito lang po tayo. Sana po naging clear po sa inyo yung tutorial natin kung paano po tayo makapag-login sa web account natin sa TPC. So, pakishare nyo lang din po para kahit papano hindi makatulong din po tayo doon sa kapwa natin TPCians na mapabilis po ang pag-access sa account natin. So, yung next natin na vlog or tutorial, pakiabangan na lang po. And then, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please follow and subscribe for my channel. Thank you!